Hello mga lingga, welcome back again to my channel. And today's vlog, I will show you what I eat for a day. So ito yung mga kinakain ko every day. So wala akong sinusunod na diet, hindi ako nagda-diet. Kinakain ko yung mga gusto kong kainin, pero hindi ako kumakain ng chichirya and rice. So minsan na kami kumakain ng rice dito, siguro once a month lang, depende. Pag nagluluto lang ng Filipino food, yun lang yung time na kumakain ako ng rice. As you know, hindi kami masyado talagang kumakain ng rice dito. So for breakfast, yung kinakain ko is yung chai seed pudding, yung tawag nila doon. So naglalagay lang ako ng 2 tablespoons ng chai seed, and then add lang ng milk. Depende kung anong milk yung gusto nyo. Yung akin is yung almond milk. And then, naglalagay lang ako ng honey and passion fruit. So, ayun, then naglalagay lang ako ng kiwi. So, inihiwa-hiwa ko lang ng maliliit. And then, ihalo ko lang siya sa chai seed pudding natin. Kasi yung chai seed talaga, wala siyang lasa. So, kailangan maglagay ng fruit. Depende kung anong fruit yung gusto nyo. Masarap din sana mangga. Kaso lang walang mangga ngayon. Hindi pa season dito. So, yung chai seed pala, kailangan mo siyang i-soak for 1 to 2 hours. Or, pwede mo siyang gawin overnight. And then, lalagyan mo lang siya ng fruit pagkakainin mo na. Yung akin, 1 hour ko lang siya sinusoak. Kasi ayoko kasi ng sobrang lamig. At tapos kakainin ko. Ayoko ng ganun. Pero sa akin, okay na to yung 1 hour, 2 hours na isusoak mo siya. So, yum. So, this is our breakfast. So, kain tayo. Masarap ngayon yung kiwi. Hindi siya maasim. Minsan kasi merong kiwi na maasim. Parang hindi pa siya lutubang. Kasi mula nung kinakain ko to every morning, parang nagle-lessen na yung bloating ko. Kasi lagi talaga akong bloated. So, simula nung kinakain ko to every morning, hindi na ako masyadong bloated talaga na minsan kasi ang laki-laki ng tiyan ko na ewan. So, time check mga langga. It's 11:30 and I'm a bit peckish. So, magluluto na ako ng aking lunch. So, ito yung lunch ko. Super seed roll, and then avocado and dalawang itlog. Ito yung lunch. Tingnan nyo yung isang itlog. Parang may dugo siya. So, tatanggalin ko yan. Parang natatakot akong kainin. So, ito yung lunch ko. Kain!
Kain tayo. So, nakatayo lang ako. So, nagluto ulit ako ng isa pang itlog mga langga kasi merong dugo yung isang itlog. Ewan ko ba ba't mapula? Ewan ko kung dugo yun o ano ah, kasi mapulay. Kain. So, it's 12:30 mga langga. So, magluluto ako ng pang-dinner namin tonight. So, yung dinner namin is Rogan Josh Lamb Shank. So, isa to sa mga dish na niluluto ko and isa sa mga paborito ni Mark. Si Princess, okay lang. She's not fan of lamb. Pero, kumakain naman siya. Konti lang. So, yun. So, ilalagay ko na lang sa description yung mga ingredients na gagamitin ko. So, madali lang pong lutuin kasi ilalagay mo lang lahat yung ingredients dito sa slow cooker and then maghintay ka lang ng 4 hours. So, yun. So, i-ready ko lang. So, ito yung lamb shanks mga langga. So, apat yung binili namin kasi yung isang pack is 2 piraso. So, mag-iinit na ako ng mantika dito kasi pipirituhin ko yung lamb shanks. Nang saglit lang. Hindi naman yung lulutuin talaga. So, nag-iinit na ako ng mantika dito mga langga. And then, ngayon, lalagyan ko lang ng flour tong lamb shanks. Ito lang yung part na to na medyo matrabaho. Hindi naman siya super matrabaho. Dami lang kasi inaano-anuhan mo ng flour tong lamb shank. And then, piprituhin mo siya. Pero once na naprito mo na, nalagay mo na lahat ng ingredients dito, wala ka nang gagawin. Hintayin mo na lang na maluto yung lamb shanks. So next, gigisahin ko lang yung sibuyas. Gigisahin ko lang ng Rogan Josh. So, mga 2 kutsara din yung ginagamit ko. Ito. So, pagkatapos mga langga, nagisahin mo dito yung Rogan Josh paste. Ilalagay mo lang itong lamb shank. Yan. Yan lang. Then, baliktarin lang. Hindi mo naman kailangan lutuin talaga ng lutuin dito. Okay na to. Ganito lang talaga ako gumawa ng Rogan Josh lamb shank. Then, lagyan natin yung chicken stock or vegetable stock. Vegetable stock yung meron kami, pero normally, chicken stock yung ginagamit ko. And then, coconut milk. So, maglalagay ako ng lime. Then, patis. And then, ilagay ko na din yung baby potatoes. So, nilagay ko siya sa low mga langga. And then, mamaya update ko kayo.
pan. So it's 2:15 na mga langga and medyo nagugutom na naman ako. And kakain tayo ng snack. So yung snack ko is yung berry scone. Nabili ko siya sa Baker's Delight. Tapos nilagyan ko siya ng almond butter. Magtatahi kasi ako. And I'm just having my tea. Yum. So nga pala mga langga, thank you so much sa mga comments niyo, mga suggestion na mag vitamins ako. Nagba-vitamins ako, meron akong iniinom. Ano siya? Yung may collagen, tapos meron siyang vitamin B, C, and zinc. Ito siya. So ayan, ito yung iniinom ko. Matagal ko na itong iniinom, ilang buwan ko na itong iniinom. So ang iniinom ko, 4 na piraso sa isang araw, 2 sa umaga and 2 sa gabi. And for me, hiyang ako dito kasi meron akong na-try na ganitong brand din, yung Swiss. Yung collagen lang siya. Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Basta collagen siya, wala siyang ano, hyaluronic acid. And nakita ko to, parang bago yata to, yung collagen plus meron siyang hyaluronic acid booster with vitamin B, B5, C, and zinc. So ayan. So, nakaka-help daw to ng skin elasticity, support, healthy, glowing skin. So, ayan. Siguro, ano lang talaga, madali lang talaga siguro akong magkasakit. Kasi nung nasa Pinas ako, hindi naman ako sakitin. Dito lang talaga, simula nung tumira na ako dito sa Australia, lagi akong may sakit. So siguro dahil sa weather kasi 'di ba paiba-iba yung weather dito, malamig, mainit. So baka talaga sa weather. Kasi kung sa pagkain din healthy din yung mga kinakain ko, kumakain ako ng gulay, mahilig ako sa gulay, mga prutas, and I'm doing exercise. Kahit si Mark nga hindi niya din maintindihan bakit lagi akong nagkakasakit kasi healthy naman daw ako, tapos yun nga, madali akong magkasakit. Sabi ko sa kanya, baka sa weather lang. So anyway, yun lang. So pinakita ko lang sa inyo na umiinom talaga ako ng vitamins. Yun nga, meron pa siyang collagen. Nag-ano din ako before ng collagen powder, kaso lang ilalagay ko yung sa smoothie. Eh, malamig dito ngayon sa Australia, so hindi muna ako nag-ano ng collagen powder. Meron pa nga ako dyan, marami pa ako. Pag summer na, kasi malamig, ayokong mag-smoothie. Kaya ito yung iniinom ko ngayon, yung tablet. So ito na yung dinner mga langga. Ayan, yummy! So, kakain na kami. So, ito yung dinner namin. Rogan Josh, Lamb Shank. Yummy! Okay, princess, walang gulay. What do you think, sis? Good. I'm so hungry. You're so hungry? Yeah. Well, it's pretty hot, so you might be able to eat. Thanks, mum. Thank you, mommy, for talking to me. Thanks, darling. Wiffy? Thank Wiffa. You, mom, for talking to me. Do you ever think princess would ever get a chair for you? Just sort of sit yeah, there? Yeah, no. Do you think you'd ever say there's no chair for mum? I just wonder how old you would be before you think, oh, before I sit down and get mum a chair. What age is it? I don't know. 20? 30? Anyway, cut in. Wow. Our yummy dinner. This all came from the day when we had a Shanks over the pub, remember? I mean, you went, I could do that.
most of my cooking you love it, except with the dessert, Filipino dessert. He doesn't like it. No. Well, you make sort of like rice with like cubes of jelly and condensed milk and jelly. You know, little bit jelly. What's jelly? Don't you? Isn't some Filipino dessert I've seen at Mum's place with like jelly? Oh yeah, that one. The gulam. But what's the other one you like? Bully. No, they one two words. Is that bully or? I don't know. Bully. Was it good? Bully or what? What's it called again? No, she mixes it up. You mix the dessert. Hello. Oh, bulla. I think I'm Mount Bulla. It must be Mount Bulla's game. So you like this sort of taste, sis? Because yeah. This is like, love it. Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. Absolutely stunning. We've had some wonderful meals lately. Oh. Really good meals lately. Mm. Am I a good cook? You're a wonderful cook. No, you don't make mistakes, be careful. Yeah. You also have to be prepared to try things. I know. So a lot of people won't, they'll just stick to their 4 or 5 meals. Mm-hmm. That's fine. But you like trying different things. Mm-hmm. I mean, I must admit, before you came to Australia to live, I was sort of expecting that you might be cooking rice a lot more than you do. No, I just did. I just thought, well... Mm. Hello mga langga, so yun na yung ating vlog today. So nagano na ako, naligo na ako. Pero hindi ko binasa yung buko, maliligo sana ako. Pasulat, tinatamad akong magbasa ng buko. Sabi ko, bukas na lang kasi bukas ng umaga, pupunta din kami ulit ng gym. So, papawisan din ako. So bukas na lang ako mag-shower ng aking buko. So every other day ko siya binabasa yung buho ko, hindi every 2 days or 3 days kasi ma-oily kasi yung aking buho, madali siyang mag-oil. So every other day ko binabasa yung buho ko. So anyway mga langga, so thank you so much for watching today and hope to see you on my next one and enjoy life and take a good night mga langga. Bye!